sa step 2. Bali, yung company namin, by the way, is under siya ng LLC, which is under ng DED. So, ito ay pinaprocess sa Ministry of Human Resources and Emeritization. So, pagka yung company nyo is under ng free zone, iba po yung process nun. So, ito ay under ng LLC and under ng DED. So, ang mangyayari, ito na yung step 2. Kahapon, nakapagpa-submit na ako, ay nakapagpa-prepare na ako ng pre-job offer. And then, yung pre-job offer na yun, which is ito, ang binayaran ko kahapon is 278.77. And then, ngayon, since pumunta na yung employee namin, kasi gusto niya na mag-join sa company, kasi syempre, yung bukod sa ano yan, syempre, kailangan niya din ng pera ng income. So, pagka-sign niya, sinubmit ko na rin tong dokumento. And then, nagbayad na ako ng para sa insurance. Kasi before ka makasubmit ng labor contract, kailangan mong bayaran yung insurance. Yung insurance na yun is replacement siya ng before kasi merong bank guarantee na binabayaran na 3,000. May option doon na para hindi ka magbayad ng 3,000 ng bank guarantee para sa employee, it's either insurance na lang, which is itong insurance na to. Para ang nakalagay dito is the Worker Protection Program pata provides a cover and able workers to obtain their dues according to the terms and conditions of the insurance policy in the event that employer is in default with a maximum coverage limit of 20,000. The covered items yung salary up to maximum of the last 120 days prior of the last working days. End of service, mga ganun. Yun yung mga kinocover dito. Tapos, pag nabayaran nyo na itong insurance, ang halaga pala na itong insurance is 144.88. And then, once na nakabayad na nitong insurance is magsasubmit na ako ng medyo maingay. Nandito kasi ako sa Ministry of Human Resources sa Pasig. So after nito, nung insurance, magbabayad na ako ng labor contract submission, which is yung halaga nun is 1,284.70 or nakakahalaga siya ng mga nasa 17,000 pesos. Mga ganun. 17, tama ba? Kasi 14 eh. So, mga 15 to 17,000, i-convert nyo na lang para sa labor contract. Tapos, after ko makakuha na nito, ang daming code na tinatanong. So, after kong ma-submit to, mag-aantay ako ng approval niya, and then pwede na akong dumiretso sa immigration para i-change yung status nitong employee namin. So, abangan nyo yung step 3. Kasi step 2 na itong ginagawa ko. So, yun! See you later! Makakita ko sa inyo kung paano pinaprocess din sa cashier. So, papakita ko pala yung itsura dito sa cashier. Ayan siya. Ayan yung itsura dito. Sobrang init na ngayon dito. So, ayan. Ang Basil. Tinatawag siya ang business. Bolivar Business Service. Ito yung mga pinapractice siya. And then, ito yung mga services nila. Yeah.
insurance, magpa-process na rin sila. And then sa kabila, eto naman. So, ayan. Process na rin. And then ang office timing nila. So, 8 a.m. to 8 p.m. Pag Friday, 12 p.m. to 2 p.m. lang yung cut-off pag Friday. Kasi nagdadasal yung mga Muslims. So, ayun guys. See you sa next vlog. Sa third step. So, medyo matrabaho talaga siya. Pero, okay naman. So far, minsan, sobrang tagal ng process doon kasi sobrang dami ng tao. Ngayon, nagkataon lang na sobrang konti ng tao. So, sobrang konti lang transaction. Kaya, pumupunta ako doon every hapon, pag example, mga 3 or 4. Kasi pag morning, sobrang dami dyan. Inaabot ako mga 2 hours, 2 and a half hours. Pero pag ganitong mga hapon, mga ano lang, mga 15 to 20 minutes. So, bye! Ayun! Sana lagi kayong manood ng mga vlog ko. And mag-follow kayo kasi para marami kayong makuhang information kung paano ba siya pinaprocess. But again, yung visa na pinaprocess ko is under siya ng Ministry of Human Resources or under siya ng DED. So, yun! Bye-bye! See you sa next vlog!